Hello mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. At dito naman yung lingkod si Frank Battle Channel. At sana samahan niyo ako ngayon sa video kong ito na mamili tayo ng rice hull. Kasi yung kinapos natin yung rice hull doon sa ating pigpin, medyo malalim siya kaya kailangan natin dagdagan. Meron akong dalang sako ito para mas makakatipid tayo konti. Kasi ang rice hull, bili ko sa rice hull 37 per bag. Pag naka-sacking na sila doon. Pero pag tayo, kami pa mag-sacking, madala akong sako, 22 lang o 25. Kaya para makatipid, siyempre, dadala na ako ng sako at saka yung isang alalay ko. Kaya, ito guys, sipag-sipag lang para sa ekonomiya. Kaya so guys, samahan niyo ako para makita niyo yung bibilhan natin at saka paano kami mag-sasaking ng rice hull. See you guys. Dito at nakabalik na natin sa ating mini farm. Ito na ating rice hull. Yung iba na doon sa butika, nilagay ko muna doon. Kasi sobra naman yun para pag mailang linggo sa yung buwan, pandagdag na rin natin. Yun nga ang problema sa rice hull kasi panindagdag mo. Saka dapat marami kang stock kasi hindi siya naubusan din sila. Kaya dapat, ngayon, gagaya nung last week, ilang araw na akong pumupunta doon, walang stock sila. Buti kanina, natsambahan ko. Pero yun nga, 10 sako lang. At least meron, may pandagdag na kasi malalim na siya dito. Kaya linisin ko muna bago ko idagdag yung rice hull. Kaya samahan niyo ako ngayon para sana mag-enjoy naman kayo sa buhay dito sa probinsya. Ang hirap, hindi pa ganito kadali ang mag-farming. Kaya na-appreciate ko yung mga farmers na nagtatanim ng mga palay, mga gulay, kasi sila yung nagpapakain sa atin. Kaya hirap pala ng buhay na dito. Kaya naranasan ko nila. Pero masaya naman. Yun ang importante. Masaya ka. Kaya parang kulang ang oras ko dito. Sa sobrang ginagawa ko dito. Kahit ano na lang. Meron akong ginagawa sa bahay. Pero mas nag-enjoy ako dito sa farming. Kaya, kitchen mga kapatid. Linisin ko muna to, tapos pagkita ko sa inyo paano magdagdag ng rice hull.
guys. Yan, tingnan nyo sila ngayon. Alin-alin na mga yan, naglalaro na. Pag mga itong magkita ng plastik, upo nila natin, baka makain pa nila. Yung mga plastik. From time to time, mga kapatid, i-update ko kayo hanggang sa pag-harvest natin ito para makita ninyo na mayroon palang kita sa babuyan. Yan na sila. Puno na naman yung pigpin nila ng rice hull. Kaya ito yung wallowing pin nila. Diyan na sana naliligo. Yan, may tubig na siya. Kunting tubig lang para hindi nyo na sa paliguan. Sila na mismong magbaba dyan sa tubig pag naiinitan sila. Kasi kuan eh, yung natural behavior ng baboy, talagang nagbubungkal sila. Yan, naliligo. Parang kuan na rin sila, na parang nasa pre-range na rin sila. Kaya maganda yung karne nila pag ganitong klaseng pag-alaga. Kasi nagagawa nila yung mga natural behavior nila. Yeah, for today's video, mga kapatid, nyo lang muna. Sana nagustuhan nyo yung adventure natin ngayon. At saka sana lagi kayong makasama sa journey ko dito sa farm, sa full-time farmer. Sa mga susunod ko pang mga video, papakita ko sa inyo yung buhay dito sa Mindanao. Papakita ko sa inyo kung kano kayaman ang Mindanao. Kasi itong area namin, yung palipaikot namin ito, yung napapaikotan kami ng mga banana plantation. Kaya minsan papasyal ko rin kayo doon minsan. Papakita ko sa inyo kung yung mga saging na binibili natin dyan sa Manila at sa Cebu, dito, tinatapo na lang. Kaya thank you mga kapatid, sana makasama ko kayo palagi. At sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking channel, pag-subscribe na lang at saka pag-click rin ng notification bell para manotify kayo sa ating pang mga videos. So, ingat kayo palagi. Hanggang dito na lang. Ang inyong lingkod, Frank Battle Channel. God bless to all. Bye-bye.